Hello po, tawag dito. Good afternoon. So, today is December 1, 3 p.m. po. So, may repair tayo dito. So, change natin yung title. This is MSI, guys. MSI. So, MSI. MSI RX 570. 70, 8 GB. So, 8 GB siya. So, problem nito, nakalagay, walang nakalagay kung anong problem. But I think this is liquid damage. So, rename natin ang liquid damage. So, hindi natin siya pwedeng testingin, guys, kung liquid damage, okay? So, yan. So, sinasabi ko lang, kasi po, may mga nagko-comment kasi sa akin na kailangan daw testingin. So, different mind, different person. Different person, different mind. So, hindi tayo nila lang na prepare sa ating isipan. Okay? So, ito po ang ating i-repair. So, pakita ko lang sa inyo. This is a liquid damage. So, na-disassemble ko na siya. So, kanina. Ayan. Tanggal ko na rin yung thermal paste. So, hindi ko pa yan ginagalaw. So, yan yung itsura niya. Autofocus yung camera natin. So, ayan. Hindi kaya makita. Sa microscope na nga lang. Pakahirap tayo. So, ito siya. Microscope. So, pakita natin yung liquid damage. So, ito siya. Yan. Hindi ko alam kung buhok ito ng pusa o aso. I think aso-pusa lang yan. So, yan. Kita nyo, kulay green. So, liquid damage. Nagtutunas pa. So, yan. So, yan siya. So, sa taas. Wala naman tighting. Kulay sa taas. Sa likod. Yan. Ayan, no? So, kita nyo ba yan? So, let's see. The damage. Yan, no? Corrosion. So, malinaw sa microscope ko pero sa diba, sa hindi maganda yung ating camera na microscope. Ayan siya, guys. So, yan o. So, corroded na siya. At nagpumutok pa siya. I think may pumutok na pyesa. So, ano may naka-usli dito ang pyesa. So, ito ay capacitor siguro. Kapasitor ng kataas na to. Nilakaano siya. Nakatayo. Ito yung kapasitor siya. Yan. So, yan. Lilinisin natin. So, liquid damage. Again, this is liquid damage. Mas maganda yan. So, mas maganda po yan na dinala nyo sa technician na hindi nyo nilinis. Kasi may pag-asa pang ma-repair pag ganun, guys. Kasi pag yan ay nilinis ng mga customer, again, based on my repair, so, yung repair natin na liquid damage is 95% ay nare-repair ko po siya basta hindi sira ang chip. So, yan. Nakahang na naman itong ating isang camera. So, wait lang guys. Ayusin ko lang. Lagi na lang ito nagaganto. Diba? Sa sira. Saan na ito? Isa na ito? So, yung front cam natin, naghang din. Activate, deactivate. Ayan. So, hindi nakikita tayo eh. So, ayan siya. Liquid damage. So, ito. Of course, no display to. Hindi ko lang alam kung no power. So, walang nabanggit. So, walang... So, pinalalamove lang kasi ito ng ating customer. Wala siyang nabanggit. Kung... Ano yung main reason or ano. So, pull out ko nga yung chat box namin. Napag-usapan. So, this... So, ang number nito ay...
4-1-4. Search natin. Okay, si Sir Fronteras. Fronteras. So, shoutout sa'yo, Sir Fronteras. Ayan. Ongoing repair na po. BC. Update kita later or bukas. Ayan. So, pinulot ko lang yung kanyang chat. Ano nakalagay? Aha. So, nawala. Wait lang guys. Basahin ko lang yung ano ha. Yung chat namin. Kung anong problema nito. Okay. Nakalagay. Mouthpiece on board na display. Ayun nga. Mouth. Ano yung piece? Di ko naintindihan yung piece. So, mouse. Nahihiyan ang daga. So, nahihiyan daw siya ng daga no display. So, ayun nga. So, pisa natin dito sa bandang taas. So, mag-paste mo. Okay. Face mask tayo. Face mask at na-locker po. Masyadong matapang ang amoy. Sana ma-repair natin to. Basta ihinang daga, kinakain na yung hinang. Basta yung mga ihinang daga ang ano. Umido kasi siya, guys. Yan. Pag mga ihinang daga, may chemical. Yung mga panuno kasi ng daga eh. Kaya chemical siya. So, kita ba? Kailangan natin itong linisin. Yung mga umido na yan. Pag hindi natin nilinis yan. Nakakainin lang nakakainin yung pyesa. Natabas na. Nakakainin lang yung kanyang hinang. Kaya dapat ay nililinis yan. Nabuti. So, yung mga data lines dito. Karoon na rin. Karoon din siya ng umido.
So, mano-mano ko yung guys ginagawa. Ayan, ganito. Para malinis. Kasi pag hindi ko yung minamano-mano, yung omi do hindi matatanggal. Kasi tinaray ko na kasi yung ano eh. Saka mano-mano yung ginagawa ko dyan. Para yung pesa, hindi mawala. Especially dun sa mga resistor. Nagaya nyan, walang printed on board. So, hindi natin ma-identify. Wala pa tayong schematic. Oh. So, yun yung kagandahan. Kaya mano-mano ginagawa natin. Kaya mahalaga, may lagi ko sinasabi, pa nagkaganto, huwag na linisin ng customer. Dalhin agad sa technician, yung marunong. Marunong technician. Para ganito yung magawa. Maklinis in ng maayos. Kasi sayang eh. Yan. Sayang yung mga kung hindi magagawa. So, this is a BIOS. Sana hindi siya shorted. So, mapansin nyo, tumayo na yung kanyang resistor, capacitor. Dahil dun sa liquid damage. Dito siya siguro nakakabit. Tumayo na siya. Kailangan mano-mano yung cleaning natin para maano siya, maingatan. Din ma-repair natin siya ng maayos. So, hindi ko siya nililinis na isang linisan eh. Yung ano, lacquer blue, ganyan. Kasi yung evidence mo wala na. So yung kasi laging nahabol ko. Yung makita ko kung ano yung cause, ano yung problem, para alam ko paano magsisimula. Especially mga walang schematic. Yan. Eh, sa mga video card kasi, mas malimit, wala schematic eh. So far naman, memory to guys, tong ilalim na to. May memory dito ang isa. Sana hindi ang tamaan. Kasi ang problem kasi sa AMD. So, hindi natin mabasa yung memory kapag black screen o walang display. Hindi kagaya ng NVIDIA. May support siya kahit walang display. Kaya natin siya mabasa. Naghahanap kasi ako nung ano eh. Naghahanap ako nung pang-read ng NVIDIA. Yung mga black screen. Ay, NVIDIA. Yung mga AMD chip. Mga, kahit black screen, mapabasa siya. Yung automatic. So, wala pa ako nakikita eh.
So cleaning. So kailangan natin. Bili mo akong gel. Kulay blue. Eh, yan mo lang. Takloban mo lang dyan. Oo. Sige, bili ka. Kahit ano. Sa memory tong isa na to. So, na-damage siya. Patay tayo dyan. Sana hindi... Hindi lumampas yung pupo ng daga. Yung urine ng daga. Kasi pag lumampas, ay patay na tayo dyan. So, hindi natin siya makikita ng agad-agaran. Sayang ang rebowling eh. Medyo matagal kasi pag re-rebowl ng mga biram. Rebowling ng biram matagal. Maglalagay ka pa ng balls. Ito. Sa chip. Ilalim pa ng chip. Patay tayo dyan. So, ilalim po ng chip. Ay nagkaroon din ng urine rot. Oo. Oh, sad. Medyo inaubo lang ako guys. So, pasensyahan nyo na kasi galing ko lang sa sakit. Ayan. So, I need to work. Ayan. Sino display ito eh? Oh, nalinis na natin. So, saka ako naman sisingit ang toothbrush. Para secured na natin yung mga piyesa. O may mawawala o meron. So, okay naman eh. Kapit pa naman yung mga piyesa. Meron lang siyang mga tinatawag na corroded. Corroded parts. Basta hindi lang sira ang chip, mare-repair natin to. Kasi pag sira na ang chip ay much better na bumili ng bago. Mahal kasi ang chip. Hindi rin naman yung tatagal kapag pinalitan ng chip. Kasi yung ano niya, malambot yung ginagamit na tinatawag na LED. Hindi kaya ng factory LED na matigas. Ang ginagamit na LED ay matigas. Mapansin nyo, pag naghihinang kayo, pag tinatanggal nyo ang tagal matanggal. E pag nilagay mo siya ng Lumel solder, mabilis na siya matanggal. Yung kasi yung ano, yung pagkakaiba. Sa pak sa factory kasi, naka-program, talagang saktong-sakto yung init. Alam yung temperature na kailangan ibigay. So, exactly. Mga pesa, mga bago pa. Mga ganon. So, mukha namang malinis na. So, ito na lang yung aayusin ko. So, may capacitor dito. So, isa nga dito. So, tumingin kaya yung capacitor. Ito. Yung umido. So, 3:51 PM. So, December 1. Sa taas, wala namang umido. Sa baba lang talaga.
So, delikado lang yung PCIe niya. Kailangan ma-secure. So, lagi kong pinaalala yun sa mga customer ko. Yung mga PCIe nila. Kasi, sayang yung repair. Ang gaya na nagpagawa na minsan. So, gumana lang saglit. Sira na sa kanya. Kasi yung PCIe niya hindi nilinis. Yung kanyang video card ay naging damage. Ay, yung pinaka PCIe pa naman ay nabasa. Sabi ni lower lang daw niya. Pwede wala din. Useless yung repair. Kasi yung ano eh. Pagkakaiba ng... Dapat kasi pinatingnan niya rin yung board. So, sinabi ko naman sa kanya. Ngayon. So, kasi... Ilang aras lang, sira. Stress test ko siya dito, ginamit ko siya dito. Okay. Pass sa kanya, nag-fail. Kasi yung PCIe niya, yun yung reason. May mali kasi dun sa computer niya. Hindi nilinis yung liquid damage ng kanyang, ng kanyang PC. Ng motherboard niya sa PCIe na tinatawag. Pasensya, nakita ko inuubo. Ayan. So, linis. Ayusin lang natin yung capacitor. Ayan, tumayo. Sa ano yun, sa memory, sa memory, sa dito sa BIOS firmware. So tayo natin ang position nito. BIOS firmware. So, hinang na natin. Tapos, tisira na natin kung shorted. Kasi pag di natin to tinester, ay, inano. Hinihinang, tatalasik pa yan. Okay na siya. So, hindi lang maganda yung pagkakahinang. Kasi masikip yung position. But it's fine. So, linisin ko lang dito. Sa ating ano, lower ko lang. Lower lang natin. Okay. So, lower.
Tinggan. Ano yun? Wala lang. So, initin lang natin. Ah, i-hot air natin. Tuyuin lang natin para in case na may liquid. May wala maging issue. Iniitan yung ano. Kailangan natin kasi tuyuin. Alas 4 na. Suspect natin na may natanggal. So, wala naman. So, yung mga line, buo pa naman yung ano.
Memory. Ano ba sa atin to? So, test nga natin siya. So, no display. According to customer, no display. Check natin kung shorted or not. Ayaw gumana. Tanggal yata. Huh? Ayaw. But no connection. So, puto confused. So, puto confused. Ba't ayaw? Oh. Bloated? Fuse? Okay naman. Dito. Okay naman. Bakit po ito lang connections? Dito. So, okay buo. Bakit kaya ayaw? So, dito natin sa baba. Okay. So, wala ayaw dun sa taas. Okay naman. Important. So, dito. Ano ba ito? This is a memory siguro or vehicle controller. Oh, check. Need to check. Okay. I think good. Okay. This is 0.9 volts. I think. No, 0.8. So, okay naman siya. Good so far. So, I think we need to cool down. Cool down natin a few minutes. Okay. Ayusin lang natin to. Testing natin siya dito. Okay. Set up. So, I need to set up over here. Okay, ready? Prepare? Okay, I think pwede na yan. Okay, let's play. Baka bukas ko na ito may stress test kasi sasamba ko ngayong araw. So, try to plug and display. Ready natin. So, display ba yung naka-ready? Power bench. Okay. So, let's try. Sana. Gumana. Corroded parts. Okay. Let's play. Back on. Okay. Chip is warming. So, let's see. On. Okay. Bench. Oops, may display. Okay, so may display na siya, guys. So may display siya, guys. Napindot ko yung ano, na-stop. So na-stop ko yung ating recording. Hindi ko alam kung na-stop ko, hindi nakuha yung may display. Okay, so ulitin natin siya, guys. So may display na po siya. Napindot ko yung stop ng ano. Yan, guys, may display. Turn off ko na. Okay, so may display na po siya. So, napindot ko yung pang-record ko. So, ayan. Ayan. So, ayan yung nire-repair natin. So, according sa ating customers. So, hindi ko lang maipakita yung ano niya, sinabi niya. Pero, nakalagay dito ay so si Sir Ponteras naihiyan daw ng daga. So, nakalagay ay no display. Ayan, no display. Oh, naihiyan ng daga ang board. So, ayan. So, as you can see naman, so, mano-mano natin yung kinilining, yung ano. Ayan, so nagkaroon na siya ng yung mga pyesa. Yung pasit ay yung 11 volts sa to ground. Nagdikit na siya kasi may naihian ng daga. Napupuan ng daga. Uuhi na lang ng daga. You hear that? Tapos yung bias niya pa, nagdikit-dikit pa yung mga pins. Yan, tapos ito pang mga data lines niya,
Nagdikit-dikit din yung pins. Kasi may mga ihinga ng daga. Eh. May pupo ng daga. Saka dito. Ayan. So, tinayo na natin. Nilinis natin. Mano-mano. So, I have a... I think 1 hour and 30 minutes na po. Ay, hindi. Na-stop ko pala yung video natin kanina. Mali yung pindot ko. Dapat ang pipindutin ko itong power off nito. So, ito guys. Ay, nalinis ko na siya. I-assemble ko na lang ito bukas. So, iwanan ko muna ito siya dito kasi sasamba ako. So, alas 4 na kasi. So, may pagsamba po kami ngayong araw ng Webes. Okay? So, mali. Magpapaalam muna ako. Pansamantala. So, see you on the next stress test for the next stress test this GPU tomorrow. So, Friday. So, December to yun. Bukas. Okay? Just wait for a few nights. Okay? And recording, stop muna sa ngayon. Okay po. So, just wait for a while. Ayan. So, hello po. Good morning po. So, ayan na po yung ating, ni-repair kahapon. So, na-stress test na po natin siya. So, for updated lang po. This is liquid damage. Okay? So, yung kanyang, dahil sa liquid damage, yung kanyang capacitor, sa BIOS chip niya. Kung mapapansin nyo, doon sa video natin kahapon. So, ang capacitor kasi, SMD capacitor, nakahiga kasi yan. So, tumayo siya dahil sa liquid damage. Para natanggal yung hinam o kaya nag-spark siguro kaya tumayo, sobrang init. Yun. So, isa yung summer reason. Baka kahit walang, kaya walang display. Ayan po. So far, may display na tayo, no? Ayan. Stress test na. Na-stress test na natin. So, this is a 31 minutes na po na stress test. So, temperature natin. So, naglalaro siya sa 80. 80 kasi medyo mataas yung kanyang Yung kanyang tawag dito. Yung ginamit niyang thermal pad. So, mataas po masyado. Yun yung iaano na lang natin sa customer. Kasi 88 siya guys. 88 yung temperature. Sa danger. Yung ginamit niya kasi thermal pad is 2 mm yata to. Sobrang mataas. So, dapat kasi yung ganito is tawag dito. Ano lang siya? 0.75 mm lang. So, ang ginamit yata dito is, I think, 2 mm. So, masyado siya mataas. Kaya mapansin nyo yung temperature niya. Masyado siya mataas. 88 degree. So, medyo alanganin yan. So, dahil mahal yung thermal pad nito, so, customer kasi ang magpapalit yan. At wala tayo niyang available. Then, mahal yung thermal pad niyan. Kaya hindi tayo nag-stock for thermal pad. So, yan. So far, okay lang naman yan. Hindi naman siya babad sa So, in-stress test natin siya, okay naman yung ano niya. At least tested yung GPU chip niya na kahit ganun kataas yung temperature is, so, good pa rin siya. Yan. Pero kailangan niya talaga magpalit ng thermal pad kasi danger siya. So, 32 minutes na siya. Ayan. So, yan yung temperature. Na-show ko lang sa inyo. So, danger po yan pag ganyan. So, 8GB siya, DDR5, micron yung memory. MSI po yung ating brand. So, RX 570 series, 256-bit. So, ayan po. Okay na siya guys. So, yan yung ating update for repair. Okay? So, muli, magpapaalam na po ang inyong Linkode Workshop video card repair. Okay? So, bye-bye na po. See you on the next video. Bye!